balitang-balitang hiwalay na po ng matagal na panahon ang ating pambansang kamao, dating Senador Manny Pacquiao at Jinky. Naubos daw po ang pera ng pambansang kamao dahil sa sobra raw pong paggastos ni Jinky Pacquiao. Hindi pabor para sa kanya ang mga komento ng ating mga kababayan, talaga pong pinupuruhan siya si Paolo Contis. Napakaano niyan, yung gusto niya pang maging kaibigan yung mga anak niya. Paano mong ilalapit sa puso mo ang mga anak mo kung sa umpisa pa lang nang sila'y magkaisip ay alam na nila na hindi mo naman sila hinahanap at sinusustentohan, Jane De Leon? Sa lahat ng Darna, ito ang pinaka yung walang kadating-dating. Hindi ka abang-abang? Mm-mm. Mga mahal naming kachika, kumusta na po kayo? Kami po ay walang masasabi kundi maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta ng malayuan at malapitan. Kayo po ang aming lakas, kayo po ang aming gamot sa pagpapalakas ng aming programa. Kung sinasabi niyo na kami naman po ang gamot niyo sa kalungkutan. Tama, Romel Chika? Tama, magandang araw po sa inyong lahat. Mm-hmm. And Miss Georgia, mabarikotot, Wendell Alvarez. Yes, andito lang po kami at aliwin namin kayo. Oh! Pinapractice pa niya yon, di ba? Maraming salamat po. Paulit-ulit po naming sasabihin yan. At yan po ay dahil magkakasama tayo muli dito sa ating programa. At ito po ang Showbiz Now Now! Maraming salamat po. Okay, ang una po naming papaksain ay puro patanong. Puro po tanong ang ibabato namin sa langit. Kasi kami po mismo ay hindi nakakasiguro kung ano itutugon sa mga tanong na ito. Pero pinagpipistahan po ito at dumarating na po kami sa punto na naguguluhan na rin kami. Diba? Oo. Ang tinutukoy po namin ay ang balitang-balitang hiwalay na po ng matagal na panahon ang ating pambansang kamao, dating Senador Manny Pacquiao at Jinky. Oo, diba? Jinky Pacquiao. Ano yan, ha? Alam mo na, gusto kong hanapin talaga kung saan nagmula yung kwento. Yung yan. Ugat, ano? Yung kasi ugat. Yung mga ganyang kwento kasi, talagang aalamin mo kahit na pag narinig mo isang beses lang, ha? Oo. Diba? At saka, lagi tayong naniniwala na kapag may usok, may apoy. Yes, ayo. Correct. Ang unang katanungan, ano kaya ang dahilan kung bakit sumulpot itong balitang ito pagkatapos ng eleksyon? Ayun. Diba? So, nag-iisip na naman tayo. Na ang sinasabi ng mga nakakausap natin, kasi daw naubos ang pera ng pambansang kamao na gastos daw nung kanyang pagtakbo bilang pangulo. So, totoo nga mauubos ang pera niya kung tatakbo siya, tumakbo. Ay, diba? Ang dami na nagsabi. Oo. Nako, mauubos na ang pera mo, Manny. Matatalo ka pa. Dapat mag-isip ka. May mga ganon, di ba? Oo. Tapos, pumutok nga ito after election time. Di ba? Bilyon ang nagastos pala. Ay, siyempre naman. Ikotin mo yung buong Pilipinas. Mm-mm. Tapos, mamimigay ka. Mamimigay siya talaga. Oo, tapos, pumunta ka pa ng abroad. Siyempre, sa mga Pilipino na kababayan natin, pumuto din yun. Ayokong isipin na naubos, pero parang yung mga nangyayari, pag dudugtugtugtugin mo, di ba? Kaya siya nagkaroon ng exhibit, boxing exhibit. Kamakailan lang, di ba, Nay? Ano to, painting? Exhibit? Sigurado ka? Opo, hindi yung nabasa ko, parang exhibition lang. Exhibition? Exhibition, boxing siguro. Hindi exhibit. Painting yung exhibit. Okay, totoo yun. At saka yung mga ganyan, meron pa rin yan. May kabayaran pa rin yan kahit sinasabing exhibition lang ito. May ganansya pa rin syempre, yung boxer. Diba? Ayun naman. Syempre, kasi diba may kwentong noon na, diba aaminin naman na katuan, diba si Senator Manny Pacquiao, dating Katoliko, diba? Tapos lumipat siya ng reliyon. Nag-Christian. Kasi sabi daw, kailangan lumipat ka ng reliyon kasi sa Katoliko wala ka nang ginawa kundi magsabong ka. Diba? Tapos magbilyar na may taya. Ka. Tapos kung magbabae. Magbabae ka, magsugal ka, 'di ba? Nagkakasino. Kaya ang ginawa niya, lumipat ng reliyon para ibig sabihin ma-minimize yung mga bisyo niya. At totoo naman na tinalikuran niya. Yes. Sa totoo lang naman, yun naman ang maipupuri mo talaga kay dating senador. Tinalikuran niya yung mga bisyo na ipinipinta sa kanya. Yun ang totoo doon. Eto pa ang mga kwento. Tanong na naman po ito, mga kachika. Naubos daw po ang pera ng pambansang kamao dahil sa sobra raw pong paggastos ni Jinky Pacquiao. Anong komento mo doon? Naku, posible din. Kasi pag kinikwenta nila yung damit ni Jinky Pacquiao,
diba? Oo, yes. Kinocompute yan. Kinocompute nila, pero yung umaabot ng 3 million. Oo, isahan lang isang yan. Isang damit. OOTD. Oo. At saka mapapansin mo talaga naman talaga, walang humpay. Diba? Yun lagi natin napapansin na araw-araw, iba-iba. So, ilang walang kaubusan. Siyempre, ang bag niya lang na bit-bit niya. Diba? Mm-hmm. Hermes bag yun. Mm-hmm. Ay magkano ang presyo yun. Tapos sasabihin yung kanyang mga alahas niya pa, mga ikaw niya pa. Diba? Sapatos niya pa. At saka, ito totoo to, ang pera na uubos. Kahit tapi-tapiton pa ang pera mo, sako-sako pa. Kapag puro palabas at walang ipinapalit, dadating ka sa ilalim, sa idna. Totoo yun. Tama to. Hindi na ipagmamalaki ang pera, na uubos yan. Maliba na lang kung ikaw ay yung pinakamayaman sa buong mundo na kahit ano pa ang gawin mong bisyo, kahit ano pa bilhin mo, hindi ka kakapusin. Correct. Hindi mauubos. At saka, buti na lang kung may alam tayong negosyo nila talaga, yung malaking negosyo na pinagkukunan na. Talagang, kung meron silang ginagastos, may pumapasok na mas malaki. May pumapalit. Pero wala naman tayong alam na negosyo niya talagang boom na boom na negosyo. Ito pa po ang isang katanungan na gusto naming ibato. Pero ito po ay pinag-uusapan sa maraming umpukan. Baon daw po sa utang si Jinky Pacquiao sa isang jewelry shop. Why? Hindi na po namin babanggitin kung sino itong sikat na jeweler. Pero ang balita ay daan-daang milyon daw po ang utang ni Mrs. Jinky Pacquiao dito sa tindahan na ito ng mga alahas. So yung mga suot yung mga alahas, mga hikaw, utang lahat pala yun. Meron siguro siyang binibili naman, syempre may pambili naman eh. Noon siguro. Oo, pero syempre naman, hindi ba meron yung mga gifts kung sabihin. Oo. Sigurado may ganon. Ay, oo. At saka yung sinasabi na, at saka syempre katulad kung ikaw may-ari ng jewelry, di ba? Oh sige, Jinky, isuot mo muna ito, di ba? Saka na lang tayo magwintahan, di ba? May ganon naman talaga eh. May ganyan naman. Parang ipopromote mo. Kasi pag tinanong ka, kanino mo binili yan? Kay ganito at kay ganyan. Achuchuchu. Oh, promosyon yun, libre pa. Di ba? Yun ang ano doon. Tapos, meron daw naghahabol kay dating Senador Manny Pacquiao na isang bilyonaryo na nagbigay ng earnest money sa binebenta nilang bahay sa Forbes. Governor, ano to, palye? Sa Forbes Park. At nung magkatuluyan daw ang pagbebenta ni Manny at ni Jinky sa ibang tao, kinukuha na raw ng billionaire yung 500 million pesos na ipinauna niya pero hindi na naibalik. Yun ngayon ang pinagtatalunan. Maibabalik pa ba o hindi na? Hinahabol ba o nabayaran na? 2B ang balita nun eh. 2B. Binibenta yun sa Forbes Park. Siguro may iba siyang kadil. Mas malaki siguro. Mas malaki siguro yung bigayan dun sa isa kadil. Kaya bininta niya na dun. Di dapat ibabalik yung pera dun. Yung nagpaon ng bayan. Hindi naman, wala naman sila permana portated yun eh. Diba? Wala. Baka talagang ang walang-wala talaga sila. Yun ang mga kwento ngayon. At eto nga eh, ako hindi ako naniniwala sa kwento na ito ha. Pero lumutang din po yung kwento na may ibang karelasyon si Jinky Pacquiao. At yun daw pong bagong bahay na tinitirhan nila ngayon, ipinagawa nung taong ito. Wala? Oo. Ang yam. Ako hindi ako naniniwala. Ako hindi rin. Kasi sa tingin ko pa lang kay Manny at saka kay Jinky, kita ko yung ano eh, yung language of love. Yes, ano, tama. Nakita ko yun eh. At hindi nila sasayangin itong tagumpay na ito para ngayon pa sila maglokohan. Ayo, tama. Diba? Oo, pero kung, diba may kung yan eh, kung totoo nga wala na silang pera, diba, alam naman natin, yung nauuwi sa hiwalayan, pag nasanay ka sa maraming pera, diba, na yung mga ganyan yung mag-asawa na. Yan ang mga kwento. Ganun, diba? Sabi nga eh, diba, kaya hindi totoo yung kantang, yun daw, ano daw, pag-ibig ang bubuhay sa magkarelasyon. Siyempre, when hunger strikes, love flies out of the window. Diba? Ayan na nga. Yun diba? Yun, pinag-aawayan yun talaga. At saka, isipin mo naman, ang ganda ng kwento na nung walang-walang-wala pa ang pambansang Kamao, siya ay lumalaban pa lamang sa mga pipitsugin, mga putyo-putyong labanan. Nandyan na si Jinky Pacquiao. Yeah. Siya yung talagang tumagal sa piling ni Manny. Correct. Siya yung nagtiis nang walang pera ang kanyang asawa. Nung ang inuulam pa lang ni Manny
noon ay papayang pinakuluan na may luya at saka malunggay, wala pang manok. Nandiyan na si Jinky Pacquiao. Kaya masasabi natin, si Jinky talaga yung nagsakripisyo, nagtiis sa piling ni Manny Pacquiao. Diba? Sasayangin ba nila yun? Siyempre hindi, diba? Totoo. Sino kaya itong mga tao na pinagmumulan ng mga kwento tungkol sa paghihirap ngayon ng mag-asawa? Saan kaya nagmumula yung mga kwento ng hiwalayan ng bagong karelasyon di umano ni Jinky Pacquiao? Saan kaya nanggagaling yun? Naku, isang malaking kwento ito. Pero diba, kung inggit man yun, pag-inggit-pikit. Ay, siyempre. Diba? Tapos nakita ko nga may nag-comment daw doon na ito si Jinky daw kasi hindi daw masyado na ano kay Manny kasi busy daw siya sa kanyang negosyo. Yung Jinky doon sa skin care doon sa Jinsan. Tapos ito naman daw si Manny Pacquiao, hindi naman daw siya pwede sabihin na maubusan ng pera kasi mayroon daw siya mga naka-time deposit daw ng mga pwede. Pera. Pwede naman na nag-time deposit. Time deposit. Kapag sobra-sobra pera mo, future agad ang iyong iisipin para sa mga anak niya. Dami nilang anak. Natural. Time deposit. Meron yun. Kasi sabi daw, pagka time deposit daw, hindi naman daw ibig sabihin na ma-withdraw mo kaagad. Hindi nagagalaw yun. Maliban na lamang kung kailangan na. May pecha yun eh, kung kailan mo kukunin. Yung tinatawag na maturity. May maturity date yun. Hindi mo makukuha agad-agad. Kailangan hintayin mo yung date na pinagkasunduan yun ng bank. At ako'y naniniwala na meron sila talagang TD. May time deposit talaga. Ang laking pera ng inakyat niya dito sa Pilipinas. Sobra. Ang dami niyang naipong laban, pera. At saka sa Amerika, hindi lang sila nagsasalita. Ilang bahay yung naipundar nila doon. Diba? Ilang apartment. Ang dami-dami po nilang apartment sa LA. Sa totoo lang, may Las Vegas pa. May mga bahay, may mga mansion pa sila na nabili din sa Los Angeles, California. Kaya nga eh. Tapos may kwentong ganito. Parang, ay, naku. Parang nakakapag-isip. Pero kapag paulit-ulit po kasi ang kwento at palaging pinag-uusapan, may tendency ka nang mag-isip at maniwala. Totoo ba ito? Kailan lang? Nasa Switzerland ang buong pamilya. Nasa Japan. Yes, oo. Ang buong Europa yata ay inikot nila. Inikot na, oo. Diba? Kaya nga. Yun ba naghihirap? Okay. Hindi kaya kay ano to nang galing? Hindi naman. Diba parang may... May rift sila. Pangalanan natin. Ang ibinulong niya sa akin, hindi kaya galing ito kay Jake Hawson. Okay? Meron sila talagang hindi pagkakaunawaan dahil doon sa kaso na inaasikaso at dinidinig ngayon sa Amerika. Pero ito naman ang sasabihin ko sa'yo. Si Jake Hawson, kapag nakakausap ko, never kong naringgan ang paninira kay dating senador, lalo na kay Jinky. Magkakampi si Jake at saka si Jinky. Magkakaibigan sila tsaka magkakampi. Dahil sa pag-aakala ni Jinky na si Jake ay susi niya kung mangangaliwa man si Pacman. Diba? At totoo naman yun. Talaga magkaibigan sila. Hindi kay Jake ito manggagaling. Mas malalim dapat ang kwento kung kay Jake manggagaling. Tama. Sa dami ng alam niya. Totoo. Ayoko naman. Ano siya, diba? Dikit yun. Siya yung shadow diba? Kumbaga kung nasaan si Senator Manny, andon si Jake Hawson. Kaya alam na alam niya. Anino di ba? Yun ang tawag sa kanya, di ba? Anino. Ni Pacman. Kaya hindi nga. Hindi ito. Tsaka pag nakakausap ko, wala siyang sinasabing anuman laban doon sa mag-asawa. Ang pinakikialaman lang ni Jake yung kaso na kailangan nilang harapin sa Amerika tungkol sa boxing yun. Alam mo na yun, kung totoo man to, sana hindi totoo, nakakalungkot. Nakakalungkot ito. Kasi nakita natin yung success story. Kaya lang, mag-iisip ka rin, lalo na yung bintang na naubos ang pera ni Manny dahil sa mga pagiging pabulosa nitong si Jinky Pacquiao. Kasi nakita natin yun eh. Nakita ng buong mundo kung papaanong napaka-pabulosa naman talaga ni Jinky. Totoo. Diba? Talaga namang nakipag-apurahan siya ng kareta. Anong ikakanta mo kay Jinky at kay dating Senador Manny Pacquiao? Ay, di simpleng kakantaan ko sila ng kanta ni... Para sa'yo, ang laban na ito. Ay, mukha nga yan. Pwedeng-pwede yan kasi nagastos. Ano? Pera sa'yo. Pera sa'yo ang laban na ito. Ano yung kakantahin mo? Hindi, kakantahin ko siya ng magandang kanta. Ano na nga yung maganda niyan? Paulit-ulit. Ito, pinakamaganda to. Ay, pinakamaganda. All of a sudden, it was you and me. Hindi! Ay, di ba yun? All of a sudden, it was yours and mine. Ganon! All of a sudden,
Water tastes like wine. Oh, alam mo, sabi ng kapatid ko, sabi niya, sabi mo nga kay nanay, alam pa yun, ang nanay palang alam ni nanay na music, no? Kahit ang mga luma-luma, kasi sabi ng kapatid ko yun. Ako kasi, mahilig sa musika. Yung musika, wala hilig sa akin. Sabi ko, naku, hindi mo lang alam, ang nahilig talaga sa music, kaya alam niya, alam niya yung mga lalo na yung mga kanta nung araw. Oh, yes! Gusto ko yun. So, si nanay naman nagtatanong kung tomboy ako. Dahil mahilig ako sa basketball. Sagutin mo na nga. At saka make you work mo. Okay, wala na bang ibang kanta para kay Jinky at kay Senador? Yung kanta ni ano, yung Nino. Para to sa kanya, yung ganda yan. Yung ano? Maganda ito. Ang tagal rumoryo, ano? Ang tagal rumoryo. Di ba tayo, kakantahin ko tong kantang to. Ganito, ganyan. Oo. Bakit siya yung ano? Yung tanong mo kung kilala niya si Echocera. Pinoprocess pa. Kilala mo ba si Echocera? Palaka? Si Aling Pasig, bulok na ang saging. Ayaw ni Boy, si Karagay ayaw ng ganyan. O, anong kanta? Yung kay Lionel Richie na Stuck on You, di ba? Ah, okay. Lionel Richie. Okay, game. Stuck on You. Di ba? Kasi may stuck yun. Anong stuck? Stuck on you. Stuck on you. Got the spirit. Ready to stuck on you. Iwan na natin na mag-asawa. Eto po yung talagang bumibida po ngayon sa social media. Kaya lamang, hindi pabor para sa kanya ang mga komento ng ating mga kababayan. Talaga pong pinupuruhan siya. Si Paolo Contis. Nakakalungkot na parang siya ang nagsimula na akala natin wala lang, pero dinampot lahat ng mga bashers na inyak ko lahat sa kanya. Ngayon siya ang binabato talaga. Siya ang napupuruhan, di ba? Unang-una, yung kay Yen Santos. Ang tagal na natin ditong napag-uusapan, ayaw nilang umamin. Oo. Tama rin naman kasi yung kanyang katwira na gusto nilang maging privado. Pwede. Diba? Noon pa niya sinasabi na, no, hindi si Yen ang dahilan kung ba't kami naghiwalay ni LJ. Oo. Balikan natin yung sila ni Lian. Diba? Oo. Yung sila ni Lian napunta kay LJ. Tapos ngayon kay Yen. Kay Yen. Kasi hindi ko matanggap yung ibang mga katwira ni Paolo, lalo na yung tungkol sa sustento sa mga anak. Bilang isang ina, hindi ko po talaga yun po pwedeng pangalawahan. Unang-una yung mga anak nila, ni Lian, di ba? Mm-hmm. Na dalagita na ngayon. Hindi ko alam kung papaanong dumarating ang araw at gabi ng kanyang buhay na hindi man lang niya hinahanap ang kanyang mga anak kay Lian. At eto pa si Summer naman, na nasa New York. Hindi ko rin alam kung papaano niya pinasisikat at pinalulubog ang araw nang hindi man lang niya nakikita si Summer bilang ama. Correct na. Ikaw. At una yung biro mo, kung nagkamali siya nung una sa pag-asawa, dumating ang pangalawang pagkakataon, ganun din ang ginawa niya sa unang naging karelasyon niya. Pati pagtingin niya sa mga anak niya na hindi niya malang sinisilip. Oo. Alam mo, meron lang akong isang punto na pwedeng magsalba kay Paolo Contis. Mm-hmm. Yung ginawa niyang pagmamahal sa anak ni LJ kay Paolo Avellino, si Aki. Matagal nilang panahon nakasama. Yes. Na noon ang balita ay hindi rin naman nagsusustento si Paolo Avellino kay Aki. Yeah. So niyakap ni Paolo Contis yung pagkakataon na pinalaki nila ang bata, sila ni LJ. Pero hindi natin alam yung mga kwento sa loob ng bahay. Diba? Kasi tikom naman ang bibig naman ni LJ sa mga bagay-bagay kasi hindi niya nga anak yon. Pero isipin mo lang kung sa totoo niyang anak, hindi niya nagawang suportahan at dalawin, mano pa ba sa iba? Di ba parang mag-iisip mo ngayon yun? Oo. So, ibig sabihin, matatakot na ngayon si Yen. Na ano? Hindi siya magpapaanak? Hindi. Ibig sabihin, tignan mo sa nangyari doon sa isa, tapos ito sa isa, pangatlo na siya. Ba, yung sinasabi na nga lang 3 times. At kung ikaw ay isang thinking woman, di ba? Maiisip mo yun eh. Kung seseryosohin mo ba ang relasyon na ito? Yes. Uurong ka ba para hindi ka rin maging katulad ng dalawang nauna? Yes. Diba? Pwede. Ako po pwede kong sabihin na ilalabas ko dito si Paolo Contis, ano? Ilalabas ko sa usapin na ito. Ako po ay pinanday na ng paniniwala na marami talagang lalaking irresponsable. Napakarami po, 2-5. Huwag na po nating sabihin na sila ay kasama lamang sa sarap dahil may konotasyon pang sexual yan. Kasama lamang sila sa ginhawa pero sa hirap nawawala na. Unang-una, kahit po sa batas, nandyan po ang batas na nagsasabing ang ama, legal man o
hindi nakasal sa babae, pag nagkaroon ng supling, ay kailangang magsustento. Yes. So, diba? Dapat talaga panindigan ang responsibilidad at ang obligasyon. Mm-hmm. Yung sinasabi ni Paolo na hindi raw niya binibigay yung sustento doon sa dalawang anak nila ni Lian at saka kay Summer, pero may iniipon siya. Ang katwiran ko naman, ba't hindi mo ngayon ibigay? Ito yung growing up years ng mga anak mo. Ngayon nila kailangan ang iyong sustento. Totoo. Hindi sa mga darating pang-araw. Correct. Diba? Hindi ba sa darating? Yung milyon mo sa mga susunod na taon, ang kailangan ng mga bata, yung 5 mo ngayon. Correct. Para panindigan mo na ikaw ay responsabling ama ng tahanan. Diba? Oo, at saka alam naman natin na bata, mas kailangan nila, alalo na yung ina na hindi na lang tatrabaho, diba? Mm. Yun eh. Yung pambili ng mga maliliit na bagay. Gatas, yun ang pinaka-importante. Pasalamat si Paolo, nakakita si Lian ng isang kaluluwa na kayang mahalin ang kanilang mga anak ni Paolo. Bibihira po yung ganitong lalaki. Binibigyan po yan ng corona. Yung ganyang tao, diba? Pero ikaw ba, bilang isang lalaki, mamatamisin mo bang isipin na ibang lalaki pa ang may concern, ang may malasakit sa mga anak mo kay Lian at hindi ikaw? Totoo. Diba? At kahit hindi kayo nag-uusap ng mga ina nun, basta patuloy pa rin ang pagpapadala mo, okay na yun eh. Oo. Diba na at yun? Saka, hindi tamang katwiran yung, kasi kumikita naman yung babae. Ay, hindi ganun. Kasi, kaya namang buhayin ng babae yung mga anak nila. Pangalawa, kasi ayaw naman tanggapin. Ako, kung ako sa lalaki, kahit ipagduldulan ko pa, kahit ipasok ko pa sa mga paso at sa mga kung saan-saan, kahit hindi tanggapin, alam ko sa sarili ko na nagbibigay ako ng sustento. Correct. Ganun lang naman yun. At saka pag gusto mo may paraan, ipadala mo sa nanay ng babae, sa lola. Makatulong ka lang. Oo. At least meron ka man lang backup na nag-uusap kami nung lola niyan. Alam niyo, di ba pagdating ng panahon? At bakit kasi sinasabi, iniipon ko pa. Iniipon? Iniipon niya pa. Ngayon, paano kung hamunin siya ni Lian? Pakita at saka mo. Ni LJ, pakita mo nga yung bankbook mo. Pakita mo yung iniipon mo. Kung totoo na pinag-iipon mo ang paglaki ng mga anak mo, ano ang sasabihin? Diba? Iba pa rin yung lalaki na nakasama mo sa ginhawa, kasama mo pa rin sa hirap. Diba? Nako, napakaano niyan. Yung gusto niya pang maging kaibigan yung mga anak niya. Paano mong ilalapit sa puso mo ang mga anak mo kung sa umpisa pa lang nang sila'y magkaisip ay alam na nila na hindi mo naman sila hinahanap at sinusustentohan. Yan ang diba? Malaking talong. Oo. Ay, bibigay mo pag malaki na, magkatrabaho na ngayon. So, lalong hindi nila na kailangan yun. Ngayon, kailangan. Sa mga panahon na lumalaki ang mga bata at dapat kahati kayo ng babae. Ay, syempre. Sa gastusin. Oo, dapat yung bibigay babae, magbibigay ka rin para ibig sabihin, sabay kayong dalawa mampalaki dun sa bata ngayon. Wala eh. Binigay yung responsibilidad sa babae. Sa babae. Pera, pag-aalaga, lahat-lahat. Isipin mo yun. Mm-mm. Alam mo, kapuri-puri yung mga lalaki, lalo na po yung mga artista na nagkaroon ng anak sa iba-ibang babae pero hindi po nagpapabaya. Nagbibigay po ng sustento. Nakikipaghati po doon sa babae. Co-parenting sila. Nakakahanga ang mga ganong kalalakihan. Mm. Si Paolo Contis, mahal ko. Nakita ko ang kanyang pagsisimula. Mahal ko si Paolo. Walang problema. Pero sa punto ng sustento, pagmamahal, pagmamalasakit, hindi niya ako kakampi. Ay, siyempre. Hindi niya makukuha ang aking simpatiya sa kanyang sinasabi na ipinag-iipon ko naman ang mga anak ko pagdating ng araw, bibigay ko sa kanila. Bigay mo ngayon. Dahil ngayon nila kailangan yan. Hindi nila kailangan hintayin kung kailan magbubukas ang palad mo. Ngayon dapat, dahil anak mo sila. Tama. Diba? Hindi ko alam kung nadadahilan na lang siya sinabi niya nag-iipon siya pera para sa anak niya. Dapat din niya lang sinabi yon. Oo nga. Ngayon, pag nabasa mo ang mga komento, dyaryo, social media, at tama naman ang mga punto na nababasa natin. Kasi punto de vista ito ng isang tao na nakatanaw ng malayuan sa kanyang ginagawa. O usapin itong responsibilidad ng isang ama. Obligasyon. Kahit sa batas, hindi niya po pwedeng kontrahin na dapat ay nagbibigay ang ama ng sustento sa kanyang anak, kasal man sila o hindi, nung ina ng bata. Yun. At kung walang pambigay, manaman lang dalawit. Diba, Nay? Oo naman. Maiintindihan pa natin kung hindi mo at least dinadalo naman. Hinanap mo. O hinanap mo, pinupunta naman, kinakamusta naman yan eh. Okay na yun, diba? At least nandun yung pagmamahal mo. Yung concern. Oo.
kadalasan nga ganun yun eh, 'di ba? Yung pera nga pangalawa na lang eh, ay, no? Oo. Na nadidinig naman natin komento, hindi man siya nakapagbibigay ng buo, pero dinadalaw niya bata. Yung iba kasi yung presensya ng ama, makita ng mga bata, matatanim sa kanila yun eh. Oo, no. May tatay ako. Oo, nung bata pa, ay, dinadalaw ko niyan. Oo. Diba? Iba emosyon. Correct. Yung pera po, sa bulsa lang, oh. Pero yung pagmamahal, andito po yun, oh, sa puso. At saka yun yung mga panahon hinding-hindi mo na maibabalik. Yung mga panahon na hindi ka nakita lalo ano, habang lumalaki sila. Oo. Alam mo, merong isang banyagang aktor na nagsabi, birthday ng anak niya, first birthday, I have only one wish for you, my son. Don't grow so fast. Kasi, pag mabilis lumaki ang bata, diba? Ang bilis ng panahon. Correct. Diba? Minsan lang po tayong nagiging bata sa mundong ito. Minsan lamang. Hindi po ito katulad ng anuman na pwede nating i-rewind, pwede nating balikan. Minsan lang po tayo nagiging bata at yun ay hindi na natin mahahabol, mababawi. Oh. Kaya dapat ang mga bata sagana sa pagmamahal ng mga magulang. Yes. Diba? Yun yun. Ang dami ko nang nasaksihan na ganyan. Ayoko nang magbanggit pa ng mga personal na kwento ng buhay ko, pero marami po talagang lalaki. Yun ang totoo doon. Walang balls, walang bayag. Yun lang yun. Walang paninindigan. Diba? Parang pagka sa ano na, umaatras na sila kaagad. Ayaw na nilang totoo. Harapin takot ng katulang sa responsibilidad. Takot sa obligasyon. Huwag kayong pumasok sa isang bagay na hindi nyo kayang panindigan. Yun lang yun. Diba? At saka, wala na. Diba? Lagi kong sinasabi sa mga nagte-text sa akin, maraming salamat, pinagaganda mo ang bawat pagsikat at paglubog ng araw ko. Kasi hindi ko alam kung kanino ko ipupukol yung tanong, paano natitiis ni Paolo Contis na hindi nakikita ang kanyang mga anak. Laman ang kanyang laman, dugo ng kanyang dugo. Hindi niya na nga nakikita yung mga anak niya, wala pa siyang komunikasyon sa ina, so clueless siya. Yeah. Sabihin na niyang pakialamera ang mga bashers. Sabihin na niyang nangihimasok tayo ng buhay ng may buhay. Mm-hmm. Pero ano ba ang dapat nating gawin? Hindi niya ng komunikasyon ito. Baka sakali sa mga pitik na nararamdaman niya mula sa mga pahayagan at sa social media, bigla siyang makapag-isip. Baka sakaling sa pagsasalita nating ito, maisip niya, oo nga pala, may mga anak ako. Napakaganda. Sana ganun. Correct. Diba? Pakikanta mo nga yung kay Cat Stevens, yung father and son. It's not time. Time to make a friend. Diyos ko. Pinakanta mo ba? Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda na nung Chicana. It's not time to make a friend. Just relax. It's not time to make a change. Just relax. Take it easy. You're still young. That's your fault. Ganun yon. There's so much you have to go through. Find a girl to settle down. Can you please talk to Paolo Contis? You know Paolo? Just. You just don't be pretend. Don't be pretend. Don't pretend. Don't pretend that you have savings for your child. Ay, diretso. Pinagdudahan nyo, iniipon. Okay. Don't pretend that you have a saving to your child. For your child. For your child. Just children. See them as a... It's like a... father. So you just go to your children. If so that you got loving there. Okay. Alam mo, naisip ko lang ngayon, si Yen Santos, dalaga pa. In time, magkakaroon na siya ng sariling pamilya, ba? Diba? Iniisip ko lang ngayon, ito sorry Paolo iniisip ko lang ngayon, magiging maligaya ba si Yen bilang karelasyon ni Paolo kung sa likod ng kanyang isip ay alam niya na itong si Paolo ay hindi man lang naaalala ang kanyang mga anak. Bilang babae, gugustuhin ba niya na ganyan din ang maging tatay ng mga anak niya. Ay, diba? Parang siguro nag-iisip din yun ito. Yun na nga, dapat ngayon mag-iisip na siya. Kasi kung ginawa doon sa dalawang babae, gagawin din kaya sa akin nito. Oo, magtatanong diba? Ngayon iisipin mo, baka ito kaya ang katapat ngayon ni... Baka naman yun. Hindi. Di Paolo dahil na. Baka naman ito yung talagang gustong seryosohin ni Paolo. Diba? Pero tama si Wendell, nagawang makalawa, kaya pang tatluhan. Oo. Diba? O baka sa kanyang pagbabago, diba, ang tadhana, gusto mo nang magbago,
bago. Ginigising tayo. Ginigising ka na na. Hahanap ka yung, pakakahanap ka ng gustong-gusto mong babae na gustong-gusto mo, pero yung babae naman ang lalayo sa'yo. Ayun na. Parang ganon. Paghihigantihan ka ng kapalaran. Ayan, yung mahirap. Oh, doon pumapasok yung karma. Karma, ayan. Diba? Ano mang bagay na ginawa mo, may balik. Kapag maganda, of course, maganda balik. Pero pag hindi kagandahan, ganun din. Hindi rin kagandahan. Yung sinasabi, lahat ng ano may katapat. Yes. Yun. Oh. Yun na yun. Kaya, ikaw ah, kung ikaw si Yen Santos, ang ganda, ikaliligaya ang ganda, mo ba? Ganda ko naman. Ikaliligaya mo ba na si Paolo, ang karelasyon mo, isang ama na sabihin na nating walang concern sa kanyang hindi, anak. Hindi, pero siguro kung ako si Yen ah, sa narinig ko doon sa mga sinasabi ni Paolo na ganun, parang siyempre mag-iisip ako, ay ano to, baka gagawin din sa akin ito, o baka gagawin niya rin ako din ditong katulad doon sa mga babae na aanakan na ako, tapos yung anak namin hindi yan naman suportahan. Mm-hmm. O di siyempre mag-iisip ako, di abang mas maaga, pag-usapan na namin dalawa. Mm-hmm. Kung talagang ano ba, seryosuhin mo ba ako, o ano, baka kung ano yung ginawa mo doon sa dalawang babae mo, baka ganun din, ganun din gagawin mo sa akin. Magtapatan na tayong ganun. Dapat ganun si Yen ang pag-iisip niya. Mm-hmm. Pero kung mahirap lang kasi, kung puso din ang pag-iralin ni Yen. Hindi natuturoan ang puso. Hindi. Kung saan ka maligaya, doon ka talaga. Diba? Hanggang sa dumating na yung pagkamulat. Yes. Diba? Yun ang nakakatakot. Lagi namang may ganun. Kasi, may pagkamulat. Palagay ko puso din pinairal ni Yen. Kasi alam niya naman na si Paolo may karelasyon. Bakit nag-holding hand sila sa Baguio, kung saan sila pupunta. Pero, diba? Tapos sa ang relasyon noon, nagkakaroon na ng problema si Paolo at si LJ noon. Na yung, ano nila. Nung magpunta sila sa Baguio, nasa New York na yata. Nasa abroad na yung mag-iina. Si Aki, at saka si Summer, at saka itong si LJ. Pero diba? Siyempre, bilang isang babae, pag hindi man sinasabi na hindi matino si Yen, ha? Pero kung ikaw babaeng matino ka, mag-iisip ka muna, di ba? Nasabihan lang, bakit makipag-relasyon ako nito sa kanya? Pagsabihan ako, third party ako, di ba? Kahit yung ibig sabihin, hiwalay na sila, o may ano sila. Pero may anak sila eh. Ay, di ba kung minsan kasi, pagka may anak ka doon sa babae, di ba yung ang dahilan kung minsan na nagkabalikan yung lalaki at saka yung babae, di ba? May mga pagkakataong ganun. Oo, dahil sa anak. Nag-iisip, I'm sure, si Yen Santos ngayon. I'm sure na ipinag-usapan nila, siguro tinanong-tanong din ni Yen Santos. Oo, kamusta yung mga anak mo? Hindi mo man lang puntahan. Oo, siguro, baka nag-aanti lang ng pagkakataon, baka gustong bumawi, hindi rin natin alam. Oo, tama. Alam mo, sa haba ng ating pinag-usapan, konti na lang ang natitira kay Jane De Leon. Kasi hindi na nga siya makalipad. Kasi hindi na siya makalipad. Kung sa bagay, konti lang naman din talaga ang sasabihin natin tungkol kay Jane De Leon. Kung natatasin si Jane De Leon, tinatay na siya ni Valentina eh. Oo? Oh? Oo. Naku, saan kami nakakita ang bidang namatay ha? Naku, na kakaiba yan. Naku, bida nga siya, pero siyempre malay mo. What? Diba? Ganon? Oo. Ako, bumiin mo yun. Ako alam ko, ano? Walang katorya-torya talaga yung istorya nito. Pero para palabasin mo naman sa akin, napapatayin ni Valentina si Darna. Eh, teka naman muna. Baka mali namang serye ang tinutukoy mo. Wendell, yung mga iconic yan, no? Lahat ng mga artista gusto tapos mamamatay na. Sa kawalang-walang kakita-kwenta to ng Darnong to pag namatay na siya. Kaya gawin ng production yan. Kapatay yung bida. Ang alam mo naman yung production. Pagka mayroon kang hindi sila nagustuhan sa'yo, nako. Pag pinahihirapan mo yung production, pag marami kong babalik ka rin na istorya. Oo, sakit sa ulo. Ah, sakit ka sa ulo, ah. Wes, ito rin gagawin namin. Tanggalan na exposure. Iksian ng exposure. Hanggang bed-ten na lang yan. Tingnan mo yung iksian nga nila, di ba? Batang Quiapo na papalit. Iniisip pa nga nila ipapalabas dun sa ibang bansa. Ay, paano kaso naharang. Kaya nga, paano? Kumbaga, 2 weeks lang na ipinalabas sa Indonesia. Pero dahil yon ay hindi pa raw nakahanda ang kanilang digital. Pero ibabalik naman daw, yun. Sabi. So, hindi na yun. Tatapusin na nga yung Darna dito, eh. Lahat ng Darna, ito ang pinaka ano, no? Oo. Yung walang kadating-dating. Hindi, diba? hindi ka abang-abang. Mm-mm. Hindi, at saka, alam mo, tingin ko yan kasi yung tawag mo nabantilawan na yun. Nabantilawan. Kasi, ang tagal ng preparasyon. Ang tagal kasi, di ba, noong una, pinagpipilian si Darna, si, di ba, no? Tapos, inuna pa yung damit. Ay, ito yung maging damit ni Darna, di ba? Nauna pa nga isuot sa Miss Universe. At saka, aminin natin, hindi maganda ang timing ng paggawa nila ng Darna kasi doon pa sila nawalan ng prangkisa. So, paano, kailangan na malaking budget
dito sa ano tong teleserye ito. Kaya nakita mo, ang mga effects, chararat. Napa-ano, chararat talaga. Napabayaan. At saka diba, si ano nga, si Eric Mati, diba, nag-ano na yun, nag-resign din doon sa, kasi siya una-una dapat mag-direct ng Darna na yun. Siguro na. Eh, kasi yung budget eh, yung budget, siguro, mapapahiya siya. Kaya nga eh. Diba? Kasi alam mo naman si Eric Mati, gusto niya pagka ano, ibigay mo yung nararaman. At kung anong gusto niya, para sa kagaganda ng pelikula. Eh si Jane nga, hindi naman kagalingan umarte. Hindi pa maayos yung pagkakamolde nung production, di ba? Ano ngayayari dyan? Lagi pa siya absent, lagi siya sakit ng ulo. Dahil? Di ba? Sabi nga, ay, ayaw ko muna mag-ano kasi wala akong oras eh. Ay, bakit nandun ko sa isang lugar na napakagandang lugar? Nagpapahinga ka. Nagpapahinga ka. Okay. At dapat pala talaga si Regine Velasquez yung susulpot na nagdarnan. Yung huling pasabog. Kaso, nung daw tanongin si Regine kung anong schedule niya, bigay agad si Regine na hindi pa nga nagtanong kung magkano ang talent fee niya. Si Jane, kay Jane nahirapan. Hindi raw nagtagpo ang kanilang schedule. Dahil parang may mga nauna na siyang kompromiso. Siya pa ang may mga nauna ng kompromiso. At nakakaloka. At ang gusto pa niya ay double na lang ang makakasama ni Regine. Magkukroma na lang siya. Tignan mo ha. Ano ba yan? Teleserya niya ito ha. Manaman lang siya mag-adjust kasi teleserya ito. At sa huling sultada na ito, manaman lang mag-effort. Alam mo mabuti pa, ang binihisan na lang ng Darna, si Joshua. Akali siya naman yung nakikita itong gabi-gabi. Oo. Kasi ang galing ng bata. Walang sakit ng ulo. Yes. Sana pinagbaligtad na lang din. Sana ito na lang si Janela, si Darna, no? Kita mo kagad eh, kapag maganda ang daloy ng trabaho, ng produksyon, malalaman mo yan, diba? At ang dami nagtetext sa atin, ano, ay salamat, matatapos na ang Jorna. Hindi mo lang pinanghihinay, ano ba yan, matatapos na, walang ganun. Hindi mo lang nakanaramdaman ng mga televiewers. Ay, nako, walang kawawaan. Kantahan mo na lang, si Jane De Leon. Look, dick, look. Look at Jane. See them love. So bring me. Sabi niya. Hindi ko na alam talaga. Ano ba talaga yan? Sino ba yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Ay nako, ito ang talagang sino ba yan? Mga tao po na tinatanawa namin ng malaking utang na loob sa hindi pagpapabaya ng pagsuporta sa amin. Neneng Putot Gensoli, pinakamaligaya pong SNNer ng LA. Yes. Dims Ignacio, of course, ng Singapore. Si Reggie Coloma ng Greece. Si Agapame Poli, mahal namin kayo. Tita Letlet Kokabo, of course, na mahal natin. And Catherine Amos ng Sydney, ang Reina. At happy, happy birthday po bukas kay Tita Lily Chua! Sino ba si Tita Lily Chua? The most generous woman of all time. Ayun! Sinanay! The most generous woman of the decade. Nakakaloka! Ayan, Tita Lily Chua, salamat po ng marami. Mahaba pang buhay, swerte sa negosyo, lahat ng maganda para sa inyo ni Tito Henry. Mahal na mahal po namin kayo. Salamat po! Okay. Ayan na! At syempre, alam mo ano naman, itong pag-uusapan natin, baka... Huwag nang paikot-ikot ha, diretso. Baka magulat kayo ha. Bakit? Oo, syempre, hindi nyo inaasahan ito eh. Ay. Pero ganun na talaga siya, di ba? Wala man lang. Hindi. Alam mo itong pag-uusapan natin, isang magaling na komedyante. Okay. At simple, hinahangaan siya dahil magaling siya magpatawa at ipinaris-paris siya doon sa mga magagaling din ng mga artista. Mm-hmm. Oo. Kasi magaling siya eh. Tapos, pero itong nakakaloka. Usapin na yun. Ay, nakakaloka kasi may mga chismis. Anong chismis? Na ako nga, nagulat din ako nung marinig hindi ko mo yun. Hindi mo kayang paniwalaan. Hindi talaga ako maniwala. Ay, bakit ano ba yan? Kasi ito daw siya nung mga unang panahon, nung hindi pa siya, ano.
actor. Pero hindi pa sa actor, no, hindi pa sa komedyante. Mm. Sumasama-sama pala siya sa mga banda. Ah, nagmumusika. Oo, nagmumusika siya. Mm. Siguro baka yan, sigurong una niyang love. Baka siguro... Oo nga, nagbabanda ba ito? Oo, music, siguro yung una ang love. Siguro baka hindi siya nag-successful doon, kaya naging komedyante. Bakit gusto niyang kasama ang mga musikero? Kasi ang sabi gusto daw... Gusto niya nagbabanda-banda? Oo, gusto niya kasi mabanda-banda. Kasi mayroon pala siyang mga ano doon. Ano? Mayroon pala siyang mga... Siyempre, alam mo naman yung mga banda kuminsan. Pagka yung mga... Tapos ng ano, di ba, maglalasingan na. Oo, mag-inuman eh. Eh, pag may alak, may balak. Oo, pag kami alak, may balak. Yun ano pala siya. Eh, ano ba? Ano bang tinutukoy niya? Ano ba itong komedyanteng ito? Ano daw? Ano ba ito? May binabalak nga siya. Ano nga siya? Sa mga kasamahan. Ano nga siya? Pinagdudahan nga. Na? Ang kanyang kasarian. Ah, Becky! Ah, yun na ba? Oo. Yun ang pala yun eh. Bakit naman inuunay ending eh? Sa bakla naman pala ang gusto mong sabihin ngayon. Joklita pala ito. Oo. Oh. Okay. Yun na nga kasi marami sana na... Sana tayong dalawa na lang ang nag-tapin ito. Alam mo kasi maraming hindi nga naniniwala kasi. Oh, wala ba sa itsura niya? Oh, wala sa itsura niya, Diyos ko. Walang pahimakas. Kung pa itsura siya ganyan, hindi pag naman. Siya ba, babe? Hindi naman siya mapag-ulan. Hindi naman siya mapag-ulan ng bakla. Bagan. Bigla sumagot sa'yo, wow, ang ganda mo, Wendy. Ang ganda-ganda mo naman. Nakakaya naman sa'yo. Kagaya yung sinasabi nga, siguro kung nalalaki ka nga, eh, baka naging snatcher pa ng cellphone, di ba? Ay, mukhang snatcher ito. Hindi yung mga ganyan na mga salita lang. Okay, okay. Ganyan. Pero, nakilala to, ah. Ay, oo, sumikat talaga siya. Kasi nga, nung una nga na sa banda-banda siya, di ba? Sumasama-sama sa doon. Sa banda-banda. Banda-banda. Sa banda dyan. Banda rito. Banda rito. Basta, ang lugar niya, banda doon. Ayun. Yung lugar niya. Ito ba yung taga dyan sa probinsya na malapit lang sa Maynila? Oo, siguro mga 1 hour and 30 minutes lang siguro yan. Okay. Oo. Kaya ito na, nung siguro hindi nga siya love ng yung musika siguro, kaya... Lumipat. Nagbago siya ng... Linya. Oh. Kaya doon siya nakilala. Mm. Siya pagka-comedy. Pagka-comedyante. Comedyante niya. Nung makilala siya, ipinaris-paris pa siya doon sa mga... Yung mga babaeng artista. Pero yung mga babaeng artista pala, very straight pala yun sa kanya. Magbigay ka ng isang artista na naka-partner niya na nagtagumpay. Basta, nung makita nito, nung makita siya, ang kanyang kagalingan sa pagkomedyante. Ayan, kumita nga siya. Alam mo, actually, nakalimutan niya yung title nun eh. Oo. Hindi yun. Kitang-kita. Oo nga. Kitang-kita, diba? Hindi! Nakalimutan mo yun. Aminin mo na. Oo nga. Kaya nga, nung makita nga yung kanyang ano sa pag-comedy, dun siya kumita-kita. Kumita ng malaki. Oo. Pinag-usapan yun. Mm-hmm. Oo, siyempre. Dun namulat lahat ng mga producer. Ay, pero sinundan, di ba? Hindi na ganun ka. Ay, wala na. Hindi na. Kasi ang nag-produce nito ay isa rin. Oo. Wag na. Kaya ito siya, marami talaga ang nagugulat at marami pag kinaikikwento na ganun pala yung kasarian niya, parang hindi maniniwala yung tao. Pero duda lang yan ha. Tamang duda lang yan. Ay, duda lang to. Pinagdudahan nga yung kasarian niya. Kasi daw, pag nakaino, malikot sa aparato. May touch the color. Oo. May touch the color talaga. Oo. Paano nga yung touch the color? Blue. Red. Ganon. Green. Oo. Oo nga. Diba? Kayo mga palusot nyo yung touch the color. Yung mga bakla kayo. Plancha-plancha. Plancha-plancha. Ganon. Diba? Ganon. Ano? Naano mo na ba siya? Hindi ka eh. Plancha-plancha lang. Plancha pa lang. Pag plancha-plancha. Oo. Oh, ganon. Nagre-react din yung lalaki. Oo. Oh, Dampi-dampi. Oh. Pero pag plancha-plancha, madiin na yan. Ay, siyempre naman. Paano naman mauunat ang damit kung hindi madiin? Siyempre. Ang plancha yun, may kunting massage yun. Kamabuhin yan. Naalala ko dalit si Jover Chokal dito. Oo, oh, ang hilig niya mamlancha. Oo, hilig niya mamlancha, diba? Kondi pang ano, clue. At saka ito, hindi, pero ito pa. May kismis. Na ito pala siya daw, itong subject natin, mayroon siyang boyfriend. Oh? Oo. Meron? Mayroon siyang boyfriend. Taga saan? Na isang bicycle driver ang boyfriend niya. Ay! Naku! Oo. Ay!
Pero tingin ko, guwapo din kaya ang tricycle driver. Baka binili niya yon. Ay, binilihan niya ng motor. Oo. Para may magka... Kabuhayan showcase. Kailangan niyang gawin yon kasi nga, di ba? Oo. Ay, siyempre. Kailangan niya. Gumastos siya. Kasi, hindi siya... Hindi siya kaganda. Wow! Ang ganda mo. Ang ganda ko. Paano umarte yun? Hindi ko nga ako. Bebe! At saka, huyebo ka! Di ba yung ganon? Ganon yun, oo. Ikaw, paano umarte yun? Bigyan mo pa kami ng clue. Wari, mahilig ka mong makipag-inuman. Anong brand ba ng alak yan? Ay, siyempre yung sikat ngayon. Ano? Huwag mo nang sabihin yung sikat ngayon. Baka magalit siya yung iba. Di ba? Hindi siya ngayon ang talk of the town. Okay, ano ba yan? Magsabihin siya din. Pare, bili ka na ng MP dyan. Pare, ano ba inumin natin dyan? Pa-MP ka naman? Pa-MP na lang, MP na lang. Ayoko nga. Ayoko. Anong gusto mo? Gusto ko magpa-MP. Tahan na! Ayoko na MP. Gusto ko MP. diba? Kasi tagong-tago pa naman ito. Sa atin lang ito narinig. Oo. Pero sa probinsya nila alam. Ay, yan din nila natin sa Maynila. Oo, yun. Bumiyahe. Yung mayan tricycle. Pero alam mo, dito. Nawawala na nga siya ngayon. Baka ano na, siya na ang nagmumotor. Baka may jorlor. Baka nagtayo na ng partner. O siya na yung nagmumotor. Na siya nagmumotor, siya nagbabiyahe na. Bakit? Diba? Hay nako! Ano ba dapat kasi ang gawin? Kung mag-subscribe na po kayo, mag-like and share ang aming channel. At please po, pakisama na rin po yung Romel Chica Network. Congratulations! Salamat po. At syempre, wala kayong dapat gawin. Hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification para makatanggap kayo ng mga bagong upload ng SNN. Wow! MP ka naman dyan. Diba? Mamayang MP na lang. Diba? Kitang-kita na nga eh. Sobra. Hay nako! Ay, huwag ko lang kung nakaya ni Tito Manny Garcia sundan niya na. Basta, ang aming pong request, don't skip! Direct Beverly Verhel ng Toronto, Canada. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa amin tatlo at sa laging pag-alala. Maraming salamat po sa mataas na numero, sa panahon na hindi namin kayang bayaran kahit magkano. Basta maraming salamat po. Hanggang sa susunod, Romel Chica. Yes, Nanay. And Wendell Alvarez. Yes, maraming salamat. Showbiz now!